Amen. Hallelujah. Salamat po kay Sister Letty dun sa introduction niya. At kagaya nga po nung sabi niya, last year ay nakapag-preach na din po ako dito sa unahan ng Marikina. At tandang-tanda ko po last year, sobrang busy ko po nun sa work. Tas kabadong-kabado po talaga ako nung last year na magsalita dito sa unahan. Pero hindi po na iba kasi kabado pa rin naman po ngayon. Pero salamat po sa Panginoon dahil we are led by the Holy Spirit. Kaya anumang kaba na nasa ating laman, nagsusupersede pa rin yung courage na binagkakaloob ng Holy Spirit sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po sa warm welcome ng kapatiran na tuwing nandito po kami sa Marikina ay welcome po kami na dito po mag-church. At alam ko po na ang bawat isa po ay nakahanda na makinig ng salita ng ating Panginoon. At inanyayahan ko po kayong magsitayo kung pwede po sabay-sabay po nating basahin ang kanyang salita. Ang talata po nating pag-aaralan ay nasa aklat po ng Lucas chapter 11 verses 5 hanggang 13. Kung meron po kayong mga Bible, pwede pong pakibukas po ng mga Bible nyo at samahan nyo po akong magbasa. Pero kung wala naman po, meron po tayong provided dito sa screen. Sige po, sabay-sabay po tayo sa verse 5. Okay. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Verse 9, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makatatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. Saglit po tayong dumulog sa Panginoon sa panalangin. Ama naming makapangyarihan, sa umaga pong ito ay nagpapasalamat kami sa presensya mo simula sa umpisa ng gawain hanggang sa oras na ito. At alam ko po, Panginoon, na meron ka pong i-reveal sa mga bawat salita na mahahayag sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo, Lord, na itago ang iyong lingkod sa iyong likuran at ikaw, ang kaluwalhatian mo, ang mahayag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, na ang iyong salita ay tumimo sa aming puso at isipan at maisabuhay namin, Panginoon, sa anumang aming ginagawa sa araw-araw. At dalangin ko po, Panginoon, na anumang distraction sa mga kapatiran, anumang atake ng kaaway upang hindi kami makaunawa, Panginoon, upang maging sarado ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita ay ngayon pa lang winawasak na namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At patuloy na ikaw, Lord, ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin tinataas ang aming panalangin na ito. Pinagpala mo na po ang bawat isa na nakinig ng iyong salita. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen. Hallelujah. Siguro po, bago tayo mag-start, gusto ko rin pong mag-testimony sa oras na ito. Kasi kung natatandaan nyo po, last year, October po, ay nag-preach nga po ako dito. Tapos, January 2024 po ay nag-resign na po ako sa trabaho ko sa previous company namin. At bakit po ako nag-resign? Kasi matagal ko na pong dinedesire sa puso ko na makapag-take talaga ng board exam ng CPA for Certified Public Accountants. At
nakita ko po na inihanda na ng Panginoon yung oras at pagkakataon. Sa kadahilanan po na meron na po akong sapat na ipon sa biyaya ng Panginoon para matustusan po yung bayad sa review school, yung renta sa bahay, tsaka yung daily expenses ko. Kaya nag-decide po ako na mag-resign sa work ko at mag-focus sa review. Umuwi muna ng Quezon. Dumating po yung third week ng May. Fourth week ng May po ay board exam na po namin. And third week of May, nandito na po ako sa Manila. Pumalit po ako kina Ira dun sa place po na tinutuluyan nila. Pero mayroon pong kabigatan sa aking pakiramdam kasi alam ko po na nagkulang ako sa preparation for the board exam. Hindi ko po natapos lahat ng mga aralin. Dahil na rin po, distracted din po ako nung nasa province ako. Kaya nag-pray po ako sa Panginoon at sinabi ko sa sarili ko na okay lang na i-defer ko sa October yung board exam. Naiintindihan ako ng Lord, nauunawaan ng Lord yung decision ko. At anuman yung mangyayari after nitong May ay sa Diyos ko pinagkakatiwala. True enough po, ang aking pong ipon ay hanggang May lang talaga. Pero, salamat po sa Panginoon dahil may sumobra po at kinumpit ko po yon. Kaya naman pong makover yung rent at daily expenses tsaka yung mga bills, pero sa food talagang kulang po. Pero hindi pa man po nababanggit ng aking labi sa panalangin sa Panginoon. May ginamit po ang Lord na may nag-offer po sa akin ng part-time job. At dahil po doon, yung po yung nagiging additional income ko para ma-sustain po yung mga daily expenses ko. Kaya sinasabi ko po ito sa inyo dahil ang Diyos po natin ay buhay. Nararanasan po natin ang kanyang pagkilos. Kahit na sabihin natin na maliit na bagay lang yan, pero walang maliit at malaki sa ating Panginoon. Even sa maliliit na bagay, concern ng ating Diyos. Alam ng Diyos lahat sa atin. Kaya naman, ano yung pangangailangan natin, alam ng Diyos yon at nakahanda siya na tumugon para sa kanyang mga anak. Amen. Yeah. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Alam po natin na yun ay sapat. At minsan nga, higit pa po. Doon po sa binasa natin, ang title po ay Persistent Boldness in Prayer. At sa first part po ng chapter 11, hindi ko na po naisama dyan sa screen, pero sa first part po ay tinuruan ni Jesus ang isang alagad na hindi po pinangalanan according sa Bible, kung papaano manalangin. At ang sabi po ni Jesus sa alagad na ito, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Then yung verse 5 po, yun na po yung binasa natin, succeeding verses, na nangangahulugan po na yung verses 5 to 13 na pag-aaralan po natin, it assumes po that yung ina-address ay mga mana ng palataya na. Yung ina-address ng ating Panginoong Jesus ay yung kanyang mga anak na kumikilala sa kanya. Dahil sa verses 1 onwards po, before yung verse 5, diba sabi po, yung alagad ay nagtanong sa ating Panginoon kung paano dapat manalangin. At sinagot ng alagad, ng Panginoong Jesus, ang alagad na ito, na ganito ka manalangin. At nagpatuloy po ang Panginoon sa verses 5 to 13, sa talinhaga na ito. Kaya ina-assume po natin bawat ang verse po na ito ay para na po sa mga mana ng palataya. At alam ko po ang bawat isa ay mga mana ng palataya na po. Amen po ba? Tayo po yung mga anak na ng Diyos. Kaya ang question po na sasagutin natin sa umagang ito ay, how should we approach God in our prayers? How should we approach God in our prayers? Parang napakasimple lang po, di ba? Na kahit bata, kayang manalangin. Kahit walang alam sa Bible, kayang manalangin. Yung iba religiously nananalangin. May listahan sila ng panalangin. Inuulit-ulit nilang ipanalangin. Pero how should we approach as Christians bilang mga mananampalataya na? How should we approach God in our prayers? Based po dun sa binasa natin, verses 5 to 13, yun po yung magiging basis ng pag-aaralan natin. So number one, apat na bagay lamang po ito at mabilis lamang po. Number one is like our closest friend, available anytime when in need, when we are in need.
Sa binasa po natin, di ba, yung isang tao na ito ay mayroong pangangailangan. At hating gabi na ng oras na yon, nilapitan niya yung kanyang kaibigan. Nilapitan niya kahit na hating gabi na. Dahil, ano pong naisip natin, I believe po close sila or best friends. Kasi hindi naman tayo kakatok sa pinto ng strangers pag may pangangailangan tayo. Kaya close friends sila na magkakilala sila, meron silang pinagsamahan. Kaya nung nangailangan yung taong ito, ang kinatok niya hindi pinto ng stranger, hindi pinto ng boss niya, hindi pinto ng kunsino man, kundi pinto ng kanyang kaibigan. And just like this guy, katulad po nitong taong ito, na lumapit sa kanyang kaibigan sa panahon ng kanyang pangangailangan at humiram siya ng tinapay, tayo rin po bilang mga mananampalataya na, we should approach God like our closest friends. Na, di ba po, pag may close friend tayo, parang paggipit na tayo, na-exhaust na natin lahat ng mga malalapitan natin, tapos walang answer pa rin, punta tayo kay best friend. Best friend, baka naman pwedeng humingi ng tulong. Di ba ganun po? Pero salamat po dahil ang isang best friend po, dahil human nature pa rin, minsan may sariling pangangailangan, minsan may sariling pinaglalaanan. Kaya oftentimes, may pwedeng hindi ma-meet yung pangangailangan natin. Pero gladly po ang ating Panginoong Diyos when we treat Him like our closest friend, meaning anytime we are in need, pwede tayong lumapit sa Panginoon. We have access sa ating Panginoon dahil siya ang ating closest friend. Hindi natin dapat mahiya. Di ba pag best friend na, wala nang hiya-hiya, di ba? Lahat na ng sa buhay mo, alam na. Ganun po ang ating Panginoong Diyos. He is our closest friend, like a best friend. At kung papaanong ang taong ito ay lumapit sa best friend niya sa panahon ng kanyang pangangailangan, just the same sa ating Panginoong Diyos. Our God is our friend. Hindi na tayo kaaway ng Panginoon. Dati, nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, kaaway tayo ng Panginoon. Pero nung namatay na ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin, we are God's friend. Amen po ba? At bilang kaibigan na natin ng Panginoon, we can go to Him in prayer anytime we need. Available ang Panginoon. We have access to His riches, to His glory. Pwede tayong humingi ng anumang pangangailangan without hesitation dahil best friend natin ang Panginoon. Amen po, mga kapatid? Amen. Sa oras ng pangangailangan natin, sa oras ng kagipitan, ang ating Panginoon po ay available. Being our best friend, being our close friend. At available ang Lord, pero inaantay din po tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kumbaga, nakahanda ang Panginoon na tugunin ang anumang ating pangangailangan. Pero one thing we should know, mga kapatid, para itong binasa po natin sa verses 5 to 13, yung taong ito, meron siyang need at kailangan niyang ma-meet yung need niya. Kaya lumapit siya sa kanyang kaibigan. And the same thing with us, na pag mayroon tayong pangangailangan, paano natin mamimit yung pangangailangan natin? Magsasayang pa ba tayo ng pagod na gawin sa ating sariling kaparaanan? Di ba po hindi na? Lalapit na agad tayo sa ating close friend, sa ating closest friend, ang ating Panginoong Diyos. And makikita po natin na mayroon pong pagkilos na gagawin ang ating Panginoon. Bilang mga anak na ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo ay makakalapit na tayo sa Kanya ng malaya na at wala ng hadlang. Kaya like our closest friend, anytime makakalapit po tayo, mga kapatid, sa ating Diyos. Sabi po sa Psalms 121 verses 3 hanggang 4, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Our God is a God that never sleeps. Di ba po, ang mga kapatid, may kanta po yan. He never sleeps, He never slumbers. Kaya ang ating pong Panginoon, since He never sleeps, He never slumbers, we can call Him anytime, 24/7. Ang ating Panginoong Diyos, ang definition ng one call away. Amen?
God is one call away, available 24/7, like our closest friend. We will not hesitate to come before God dahil alam natin, ang Diyos, inaantay lang niya tayong lumapit sa Kanya bago tugunin yung ating pangangailangan. Amen. Hallelujah. Pangalawa po is, how should we approach God in our prayers? Bilang mga mananampalataya na, tayo po na mga anak na ng Diyos, we are not just asking for ourselves anymore, but also for the need of others. Yung binasa po natin, verses 5 to 13 mula sa chapter 11 ng Lucas, yung tao po na ito ay lumapit sa kanyang kaibigan. Hindi para tugunin yung kanyang pansariling pangangailangan, pero lumapit siya sa kanyang kaibigan upang humingi ng pangangailangan na tutupad sa pangailangan ng another kaibigan din naman niya. Di ba po, sa binasa natin, itong taong ito may pumunta sa kanyang kaibigan sa kalagitnaan ng gabi, hating gabi, at siya ay walang may offer na pagkain. At alam naman po natin na kapag mayroong bumibisita, at least, di ba po, mapakita natin or ma-extend natin yung hospitality natin at ma-offer natin yung basic needs sa mga bisita natin. At dahil wala siyang pagkain or tinapay, lumapit siya sa kanyang kaibigan. At katulad po ng taong ito, he asked not for his own need, but for the need of others. Bilang mga mananampalataya na kapatid, mga kapatid, dati po nung siguro bata pa po tayo sa pananampalataya or even physically bata pa talaga, ang prayer po natin palagi ay, di ba pag bata, ang prayer po niyan, Lord, gusto ko po ng bike, gusto ko po ng chocolate, gusto ko po ng ganitong notebook, or even yung mga bata naman sa pananampalataya, Lord, gusto ko po ng cellphone, di ba? Mga pangsariling pangangailangan. Though wala pong masama na lumapit sa ating Panginoon out of our own needs. Pero bilang mananampalataya na po, we have a higher responsibility na rin na hindi lang mag-pray para sa ating sarili, kundi para mag-pray din sa pangangailangan ng iba. At ang pagpe-pray sa pangangailangan ng iba, alam natin na hindi po convenient. Kasi when we pray to God, una nating maiisip, sarili talaga natin. Because we have this flesh pa sa ating katawan. Pero mananampalataya na po tayo mga kapatid. Tandaan natin, ina-address na po tayo ng Panginoong Jesus sa talatang ito bilang mga mananampalataya. At bilang mga mananampalataya na mayroon ng kalaguan sa pananampalataya, kahit hindi na convenient or hindi madali para sa atin na mag-pray para sa iba, dumadalangin pa rin tayo sa Panginoon para sa pangangailangan ng iba. At katulad po ng sabi ko, kung mananalangin tayo para sa ating sarili, wala namang masama po, di ba? Yung point one po natin actually ay like our closest friend. At bilang close friend, pwede nating sabihin kahit ano, nais nating gusto sa ating Panginoong Jesus. Pero yun nga po, na bilang malalago na sa pananampalataya, not only we pray for our own need to be met, pero we pray to God to meet also the need of others, the need of our brethren, brothers, and sisters in Christ. At hindi po yun madali, pero we go out to our comfort zone, inaalis natin yung ating selfish desires para eventually, pag ginagawa or pinapractice po natin ito, pag iniiwan natin yung sarili nating kagustuhan, saka pa lang mawawala yung cover at saka natin makikita kung ano ba talaga ang pangangailangan ng ating mga kapatiran. Sa Galatians 6:2 po, sabi po dito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ito po yung ating responsibility, ito po yung ating kagalakan, more than responsibility, na bilang magkakapatid, tayo po ay nagtutulungan at nagpapasanan ng burden ng isa't isa. At nagagalak po ang Panginoon kapag ginagawa natin yon dahil nasusunod po natin ang kanyang utos. Ito po ang reason kung di ba po sa bio ng Marikina, sa bio din po ng Sariaya, tas may prayer habit din po kayo, may prayer meeting din po sa Sariaya, ito po yung reason kung bakit tayo nag-gather para magpalanginan, para magpalakasan,
May mga prayer request po ang bawat isa. At idinudulog po natin ang pangangailangan ng bawat kapatiran sa Panginoon. Dahil nga po tayo mananampalatayana, nakikita na natin ang pangangailangan ng iba higit sa ating pangangailangan. At isinasama na po natin sila sa ating mga panalangin. Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili bilang mga mananampalatayana na nakikita na natin na kailangan palang ipanalangin ang pangangailangan din ng kapatiran. Pangatlong point po is persistently. How should we approach God in our prayers? We should approach God persistently in our prayers. Kung mababasa niyo po yung Lucas chapter 18 verses 1 to 8, may sinabi pong talinhaga ang ating Panginoong Jesus. At ikikwento ko na lang po, yung talinhaga po na ito ay about sa isang hukom at sa isang byuda. Yung isang lungsod po ay mayroong isang hukom. At ang hukom na ito ay walang kinatatakutan na Diyos, walang iginagalang na tao. Sa isang lungsod din na yon ay meron naman pong isang byuda. At ang byuda na ito, napakahabang panahon na humihiling siya sa hukom, na hukom, tugunin mo ang aking katarungan hinggil sa aking concern. Pero lumipas ang napakahabang panahon, wala pong kibo itong masamang hukom. Ibig sabihin, hindi siya nakikinig sa concern ng byuda na ito. Pero one day, nasabi ng hukom sa kanyang sarili, tutugunin ko na ang katarungan ng byuda na ito dahil palagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako pag lumapit siya sa akin. Di ba po na dahil doon, natugon yung katarungan para sa byuda at yun po ang paalala ng ating Panginoong Jesus. Maging ang masamang hukom na ito, tinugon niya ang pangangailangan ng byuda dahil sa pangungulit ng byuda. What more God? What more can God do para sa kanyang mga anak na humihiling sa kanya? At makikita po natin doon sa talinhaga ng ating Panginoong Jesus na yung byuda ay hindi po siya tumigil sa paglapit sa hukom. Hindi po siya nawalan ng pag-asa na humiling sa hukom kahit alam niya ng byuda na ito na walang kinatatakutang Diyos. Di ba pag ganong klaseng tao ang hirap lumapit kasi alam natin na hindi madidinig yung ating pangangailangan. Pero salamat dahil sa talinhaga na ito, pinapaalala ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga, persistently coming to God, He will answer our prayers. At yun po yung maganda na makita natin na even yung masamang hukom, tinugon niya yung katarungan ng byuda, then what more? Ano pa ang higit pa ang kayang gawin ng ating Panginoong Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya? And dahil po dyan, we should be people who ask. We should be people who ask. We should be Christians who ask. Ano po yung ask? Humihingi? Ask. We should ask, seek, and knock. Katulad po ng binasa natin sa verse natin. At katulad po nung byuda na yon, for sure po, para sa akin, dahil ang hukom na yon ay tinuring na masama, for sure para ang opinion ko po ay hindi siya nakikinig sa kanyang sa mga lumalapit sa kanya, wala siyang pakialam sa concerns ng mga tao. Pero what did the widow? Anong ginawa ng widow? Di ba po lumapit siya persistently sa hukom na yon? The widow asked, seek, and knock, and dahil meron siyang persistent boldness na lumapit at hilingin yung kanyang concern na matugon, eventually nag-give in din po yung masamang hukom. Di ba po, parang ang magandang lesson po doon, parang kulitin mo ng kulitin at ibibigay din sa'yo kasi maiinis at makukulit din sa'yo yung nilalapitan mo. Pero salamat po dahil pag lumalapit tayo sa Panginoon ng paulit-ulit-ulit, dahil sa tingin natin hindi pa natutugon yung ating panalangin, hindi po naiinis ang ating Panginoon. Actually, natutuwa po ang Panginoon when we persistently come to Him in our prayers. Amen po? And everyone who ask, sabi po sa binasa natin, everyone who ask, we should be people who ask, seek, and knock. And everyone who ask will receive.
The one who seeks finds, makatatagpo, at ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan ng pinto. Ito po yung promise ng ating Panginoon, na at least we do our part. If we have a need, we ask God. If we need an opportunity, we ask God to open a door. At kung meron tayong hinahanap na wala sa atin, we also ask, lapit tayo sa Panginoon so that we may find. At ang ating pong Panginoon, He will never withhold all His blessings. Actually, maganda po ang plano ng ating Panginoon para sa atin, Jeremiah 29:11. But then, still mga kapatid, we are to ask, seek, and knock our God so that He can, yung mga pangailangan po natin, ano man yan, hindi ko man po nalalaman, pero alam po yan ng ating Panginoong Diyos. At ang Diyos po ay nakahandang tumugon para sa bawat isa. About our needs or sa course na kukunin, para sa mga kabataan, napakahalaga po na pinagpe-pray natin sa Panginoon kung ano ba yung course na dapat natin kunin sa college. Yan din po yung advice ng Sariyaya para sa mga kabataan. And also sa mga nag-work na, pinagpe-pray po natin kung ano ba yung magiging career path natin, kung ano ba yung kalooban ng Lord na trabaho na hindi makakahadlang sa ating paglilingkod. At alam natin, anything, small or big, sasagot po ang ating Panginoong Jesus. He will guide us in our decisions. Hindi lang sa mga pangangailangan natin, even sa mga decisions, gagabayan po tayo ng ating Panginoon. Ang pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos ay napakalawak, di ba nga po, napakalalim, napakatayog, napakalapad. At gayon po ang illustration ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya when we persistently, with boldness, lumalapit tayo sa ating Panginoong Diyos, Lord, ito yung aking pangangailangan. Kahit na hindi pa niya tinugon on day 1, on day 2, Lord, ito ang aking pangangailangan. Hindi pa ulit tinugon on day 3, Lord, ito ang aking pangangailangan. Hanggang sa lumipas na ang buwan, ang taon, hindi pa rin tinutugon ng Panginoon, pero hindi natin namalayan, after 10 years, tinugon na ng Panginoon. Di ba po mga kapatid? Kahit napakatagal na panahon, paano kung tumigil tayo sa pananalangin? Baka pala hindi na tinugon ng ating Panginoon. Pero salamat dahil bilang mga mana ng palataya na meron na tayong attitude or character na we persistently come to God with boldness in our prayer dahil we now have access sa ating Panginoon. Wala nang hadlang. Kaya wala nang makahahadlang pa sa paglapit natin sa Panginoon. At nawa po ang bawat isa sa atin kung hindi man po tayo nakakapanalangin pa ganon, pero alam ko po na may mga gawain din dito sa Marikina, especially BU and prayer meetings. Kaya kung makaka-attend po kayo ay highly encouraged po ng mga leaders at ng ating mga pastors na makasama po tayo sa mga ganong gawain. Kasi una po, napapractice talaga yung ating pananalangin dahil nagsimula rin po ako na hindi maalam manalangin. Kumbaga napakaikli po. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil po sa pag-join ko sa mga BU, sa prayer meetings, sa mga gathering ng kabataan, unti-unti po natatrain at napapractice yung pagpe-pray po natin. Kaya sa mga kapatiran po, we encourage you po na mag-join din kayo sa BU at sa prayer meetings. Amen. And number 4 po, panghuli na po. Number 4 is expecting that He will provide for our spiritual good. Amen. Yung kaibigan po na binasa po natin kanina, di ba, lumapit po siya sa kanyang kaibigan para humingi ng pangangailangan para tumugon pa rin sa another niyang kaibigan. At katulad din ng hukom na lumapit yung byuda sa hukom para hingin yung katarungan na matagal na niyang hinihingi ay yung kaibigan, tinugon yung pangangailangan, yung hukom, tinugon yung katarungan na hinihingi. At ito po yung magandang pangako ng ating Panginoong Diyos. Magandang challenge, magandang encouragement sa bawat isa. Mga kapatid, tayo po ay mga tao. At sinabi nga dun sa verse na binasa natin, kung ang mga earthly fathers na ipagkakaloob ang pangangailangan ng kanilang mga anak, kung ang mga earthly fathers hindi naman bibigyan ng masamang bagay ang kanilang mga anak, paano pa kaya ang ating Ama na nasa langit? Na alam natin na
Siya ang Diyos na umiibig sa atin ng gayon na lamang. At kung naipagkakaloob ng isang earthly father, ng isang hukom, ng isang kaibigan, ng pangangailangan ng isang tao, lalo't higit na kayang ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang anumang ating pangangailangan. Sabi po sa 2 Corinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Dito po sa verse na to, familiar po tayo dahil lagi po ito nasasabi sa tithes and offering, di ba po mga kapatid? Pero ang sabi po dyan ng Bible, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, hindi lang financially, pero most importantly, spiritual, yung lahat ng mga pinagpe-pray natin sa Panginoon, kasama yun dun sa kabuuan ng lahat ng bagay. At yun po yung pangako ng ating Panginoong Diyos, na dapat po tayo bilang mga mana ng palataya, kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon, hindi lang yung parang nagrarant lang tayo or nagbevent lang tayo, pero lumalapit tayo sa Panginoon na merong expectation, na expectance tayo, na alam natin na tutugon ng ating Panginoong Diyos. Not for our physical goodness, hindi lang para sa ating financial goodness, pero God will provide for our spiritual good first and foremost, mga kapatid. At sa Romans 8:28 din po, sabi dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. So we should approach God with persistent boldness in our prayer, na bilang mga mana ng palataya na, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya anytime because He is our close friend. Tinuturuan po tayo at pinaaalalahanan ng ating Panginoong Jesus na hindi lang sa pansarili nating pangangailangan ng ating hingin, kundi makita din natin kung ano yung pangangailangan ng ating mga kapatiran. At isa pang encouragement ay sa mga binasa po nating talinhaga na pag hindi dininig agad ng Panginoon ay titigil na sa pananalangin, no, kundi we persistently come to God in our prayer. And eventually, sa bigger picture na ang Diyos lang ang nakakakita, makikita po natin na meron siyang katugunan. Kahit matagal pa ang lumipas, minsan mabilis sumagot ng Panginoon na yes agad, minsan mabilis din mag-decline ng Panginoon, no agad, pero minsan matagal kasi pinag-aantay ka pa. Sa pag-aantay mo na yon, either yes or no. Pero isa po ang sigurado, may tugon po ang ating Panginoon, not for our physical good, pero first and foremost, for our spiritual good, mga kapatid. At hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tayo na mga tinawag niya, ayon sa kanyang purpose para sa ating mga buhay, gagawa ang Panginoon para sa ating ikabubuti. Walang ama na nagmamahal sa kanyang anak na ipapahamak ang kanyang anak. Walang ama na nagmamahal sa kanyang anak na hindi pagkakaloob ang pangangailangan ng kanyang anak. He will provide. And our God is God of gods, the King of kings, our Heavenly Father who is powerful. So yun po yung makita natin na God can do all things. God can do far greater than what hindi po natin mako-compare sa tao, pero ang ating pong Panginoon ay Diyos at kayang-kaya po niyang tugunin anuman ang ating pangangailangan, given that we always come to Him in prayer, na napapractice po natin that we persistently come to God with boldness in our prayer. And God is not just able to answer our prayers, pero ang ating pong Panginoon, He is eager. Kumbaga, gusto niya, eager siya na sagutin ang ating mga panalangin. Pero sometimes kaya hindi pa tinutugon ng Panginoon yung prayers natin is because God wants to see how much we trust Him din po, di ba mga kapatid? Kung tayo po ba ay may mga pangailangan, nag-worry muna tayo bago manalangin? Or kung may pangangailangan tayo, we come to God agad. At sinasabi na natin, dinudulog na natin na parang best friend, ito Panginoon, yung lahat ng concerns ko, pangangailangan ko, alam ng Lord ang bilang ng ating buhok.
Kaya alam niya lahat ng mga pangangailangan natin kahit hindi pa man nasasambit ng ating mga labi. Pero inaantay tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. At pag when we lift our prayers to God, habang nagaantay tayo sa pagsagot ng Panginoon, habang hindi pa siya sumasagot, nagaantay tayo ng may kagalakan, nagaantay tayo ng mayroong buong pagtitiwala sa Panginoon, and we trust God dahil Romans 8:28, God works for the good of those who love Him. Habang nagaantay tayo para sa time na ia-appoint ng Panginoon, sa time, sa right way, sa right time na ia-appoint ng ating Panginoong Diyos para tugunin ang ating mga prayer. Kaya yun po yung encouragement ko din po sa bawat isa. Sabi pa po sa John 16:24. Ayan. We should approach God with persistent boldness in our prayers as He is our Father who cares for us and He will not withhold His goodness from His children. Our God is our Father. As a Father, hindi niya kaya tayong pabayaan. Hindi niya tayo kayang pagkulangin o hindi niya tayo ipapahamak. At bilang mga anak ng Diyos, we are expectant. We are expecting that God will answer for our spiritual good and that He will not withhold His goodness to His children that trust Him. Amen po, mga kapatid. Sabi po sa John 16:24, at dito na rin po tayo magtatapos. Ask and you will receive and your joy will be complete. Yung theme po natin for 2024 is to advance God's glorious kingdom together. And habang ina-advance po natin yung kingdom ng ating Panginoon, minsan nagsustart yan sa prayer. Kung meron tayong gustong invite na isang tao, pinagpipray natin sa Panginoon. Or kung meron tayong mga gawain na gustong simulan, pinagpipray natin sa Panginoon. Yung mga bagay na mahirap baguhin, sa tingin natin napakalalim na ng root, pero hindi agad natin ginagawa ng action kasi nagpipray muna tayo sa Panginoon, nagaantay tayo ng pagtugon niya. Habang ina-advance po natin ang kingdom dito sa lupa, ang sabi ng Bible, ask and you will receive and your joy will be complete. Humahayo po tayo, gumagawa po tayo ng mayroong kagalakan. As we ask in our Lord, pinupuno po niya tayo ng kagalakan. At ang kagalakan na ito ay hindi po katulad ng kagalakan ng mundo na ang iba hinahanap ang kagalakan sa bisyo, na pag nagagawa nila yon, konting oras, sasaya sila, tapos pagka sober na ulit sila, malungkot na ulit, wala na ulit pag-asa. Pero tayo po na mga anak na ng Diyos, tayo po na ina-address ng Diyos sa verses na ito, sabi ng Bible, ask and you will receive and your joy will be complete. Ang kagalakan na hindi maikukumpara sa anumang bagay, ang kagalakan na nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos, ang ipagkakaloob niya. Kaya manatili po tayong matatag habang ina-advance natin ang kingdom ng ating Panginoon. At through prayer, makikita po natin na kumikilos po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang oras at pagkakataon. Pero alam po natin na tumutugon ang ating Panginoong Diyos according to His promise na totoo at buhay. Alam po natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan at alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.